Okay, magandang umaga naman po mga ka-sewing machine. Ito po, mayroon po tayong bagong-bagong Norio Yamazaki brand. Gawa po yan ng Juki. Nandito po yung speed control. Nandito po yung mga option ng tahi. Makikita po natin dito. Dito naman po yung atras abante niya. At saka dito naman po yung button start. So, ayan po yung button start niya. Napaka-smooth po yung takbo niya. Ang kaganda naman po ito mga ka-sewing machine is metal po yung bobbing niya. Ito naman po yung tension, yung nagtitimpla ng tahi once na yung tahi po natin is manipis or makapal. So, ayan po siya. Okay? So, ayan po yung sewing machine natin. At kaganda niya po yan, mayroon po siyang hard kit, yung tinatawag natin na kit. Opo. Kahit saan nyo po siya ipatong or itabi, hindi po siya maalikabukan. So, ngayon, paggawaan po natin ito ng full video kung paano po siya i-operate. So, tatandaan nyo na lang po yung paglalagay ng sinulid dahil nandito po yung sinulid natin na malaki. So, dito po natin siya ilalagay sa baba. Tapos, isasabit lang po natin dito. At pagka dito naman po is meron po tayong mga margin or guide para sundan yung trading system po niya mga ka-sewing machine. So ayan po siya. Ayan. Sinabit ko po siya dito sa likod tapos indirekta po natin dito. Ayan. May makikita po kayo in personal dito na biyak na maliit. Ayan. Sa gitna lang po siya tapos dire-diretso po siya dito at itataas natin at igaganyan po natin. Pagkatapos naman po ilalagay po natin dito sa spring. May spring po siya dyan. So okay. Pagkatapos naman po dyan is meron po siyang auto trader. So ano po yung auto trader? Siya na po yung magsusuot ng sinulid mismo sa butas ng karayom. So ito po siya. Yan. Yan, napakaganda po yan. May araw naman po siya. Okay. So ayan po. So kukunin po natin yung sa likod. Ayan. So huwag niyo po kakalimutan yung bobbing kung paano po siya tatanggalin at paano po siya lalagyan. So ito po siya. Ayan. Ito po, ayan. Napakaganda at napakasariwa po yung bobbing niya. Ayan po siya. At meron po siyang drawer dito na lagayan ng mga gamit. Ayan po yung mga gamit niya. Kompleto po yan. Okay, so ayan. Tapos yung bobina po natin is nandito po siya. Ito po siya, ayan. Tapos, ang paglagay naman po dito is ganito lang po siya. Yan. Tapos, isasabit natin dito at ilalabas natin dyan. So, ganyan lang po siya kadaling gamitin. At isasalpak po natin dyan. At tutunog po yan ng bayos. Pag ganyan, wala pa po siya. So, ganito po siya. Yan. Perfect na perfect po yung paglagay natin ng ganyan. Okay, so sumunod naman po dyan mga ka-sewing machine, huwag niyo po kakalimutan, hawakan itong sinulid na kulay green or yung sinulid na nasa, nakalagay sa butas ng karayo. Then, hawakan natin ng ganyan at yung bilog na to, ikutin po natin siya ng araw pababa. So, ayan po siya. Then, pagkatapos naman po, igaganyan natin. Tapos, makikita natin yung dalawang sinulid na nagsama, green at saka black. So, iangat natin ang dahan-dahan yung kamay natin nang mailabas niya po yung kulay itim na sinulid natin sa ilalim. So, okay. Ayan, nakiyata na natin dalawa na po yung sinulid. So, ilalagay po natin yun sa likod. Ayan. Tapos, ganito po natin siya at ilalagay natin ganyan. Okay. At, lalagyan na natin ng tela para matesting natin yung machine natin kung gumagana itong mga design at saka creativity na stitches po ng sewing machine natin. So, ito po yung tela natin. So, ngayon, lalagyan na natin yan. Ito na po siya mga ka-sewing machine. So, unang-unang gagawin po natin is yung stitches po niya na diretso. So, saan po yung stitches na diretso? So, ayan po siya. Yan po natin makikita kung pino or masinsin or anong klaseng tahiyan. Katapos naman po, button start po natin yung kulay bilog.
Ito po siya. Ayan. Then atras abante. Okay. Tapos yung stitches po niya is normal lang po siya. Ngayon kung gusto niyo po medyo madalang yung tahi niya, pwede niyo po tayo full. Ayan. So ayan po siya. Okay. So ganyan lang po siya kadaling gamitin. So ayan po yung stitches ng sewing machine natin. Malalayo at saka mapino. So ganun din po yung zigzagger niya. Kung sakaling gusto niyo po mag-zigzag or kung gusto niyo po gumawa ng mga iba't ibang klaseng design, so pwede niyo po to ibahin yan. Nasa sa inyo po yan mga ka-sewing machine. Alin man pa gusto niyong zigzag design, so kayo na po yung bahala mag-create. Basta itatapat niyo lang po yung gusto niyong design dito mismo sa may araw na to. Yan. Okay, so ayan po siya. So makikita nyo po talaga yung kagandahang tahi niya. Yan. Napaka-perfect. Na-perfect po yung ano niya, performance ng sewing machine natin. Sumunod, ito naman po siya, yung pinaka-pino. Pwede po natin gawin. Ayan. Yan po yung ginagamit namin or ginagamit ng mga mananay sa mga manual embroidery. Opo. Mag-indikit lang po sa'yo ng letters kung ano man po yung gusto natin yung pangalan para mabuo po natin siya. Tapos meron din po siyang sariling pang-garterize. So nasaan po yung pang-garterize niya? So ayan po siya. Meron naman pong isang klaseng para sa makitid na garterize. At meron din po siyang button hole. Ganyan po siya kaganda. Okay, so ayan po siya. Kikita natin, napaka-perfect po yung pasada niya. Ayan. Ito po ay manual embroidery po yan. Yung pinong-pino na po yan. Tapos meron pang ibang klaseng design. Hindi lang po yan. So ayan. At meron din po siyang pangwalis. Kung gusto niyo po makita yung pang button hole niya na napakaganda. So, ayan po. Ayan. So, kayo na lang po yung magtatansya kung gaano kahaba yung button holder na gagawin niyo. Okay. Ito na po siya mga ka-sewing machine. Natapos na na po yung pinagawa natin sa kanya. Talaga naman po napakaganda po. Ito po siya. Yan. Ayan, button holder po yan. Ayan yung mga iba't ibang klaseng design po niya. Okay, napakaganda. So wag po kayo mahihiya mag-comment, mag-PM, mag-tanong sa akin. Opo, hindi po tayo katulad ng mga ibang reseller na once na nagtanong po ta ang tanong po kayo is maaari po silang magalit or ano man ang gusto nilang sabihin. Pero ako, okay lang po kung bibili po kayo agad-agad. Okay lang din sa akin kung hindi po kayo bibili. Ang sa akin lang po ay makatulong po tayo sa mga tao kung paano mapanood yung sewing machine, kung paano gamitin, nagumagana ba, or anong klaseng sewing machine yung gusto nilang makita. Yan. So, okay. So, maraming salamat po sa inyo. God bless po.